Today's video, we are going to discuss about IV cannula. Paano nga ba ang tama o anong indication ng ating mga IV cannula? Ituturo ko sa'yo, hihimayin natin. Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Nia Gabe and I'm a registered nurse and I do have a degree in medical surgical nursing. I create educational contents to all the nursing students to help with their studies. If that is something that you are interested in, consider subscribing. If you're already a subscriber though, thank you so much for your love and support. I see you. I upload my videos every single day. Don't miss that out. Subscribe to my channel, hit that notification bell so that you will be the very first to watch my newest uploads. Also, don't forget to give this video a big thumbs up and chat with your friends because that will really help me know that you like to see more contents like this. Without further ado, let's jump into the video. Hi everyone! Yes, kumusta ka? Ano mga ganap mo? You guys, today's video, we are going to discuss about IV cannula. Alam ko na marami sa ating mga nurses, lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa dyan sa kanilang nursing life, ang nalilito pa rin kung paano nga ba ang tama o anong indication ng ating mga IV cannula. Ituturo ko sa'yo, hihimayin natin yung correct way on how are you, not really the correct way, but the most effective way for you to remember easily ang color coordination at sizes, gauge sizes ng IV cannula. Kaya naman, in order for me to do that, I will switch back to my PC and I will see you in a bit. Okay, welcome back nga guys sa ating formal discussion ng how to remember IV cannula effectively. The discussion natin na to, we were going to discuss about color identification. Change ko lang yung cursor ko ha. Color identification, size, and uses. Ito yung tatlong konsepto na sa tingin ko ay dapat mong maunawaan at dapat mong ma-master para mas lalo mong effectively matandaan yung IV cannula. Kasi kung titingnan mo siya, naalala ko nung nagsistart ako sa aking nursing career, nung nag-dito estudyante pa lang ko, litong-lito talaga ako sa kulay nitong mga to. Hindi ko alam kung bakit o dahil ano lang ako. Hindi ko alam kung dahil meron akong ang tawag doon, color blind ka girl, hindi mo masyadong maintindihan. Nalilito ako sa numbering. Don't worry, I got you. I-share ko sa iyo yung personal experience ko at yung trick na natutunan ko para mas lalo kong maunawaan at matandaan ito. Proceed na tayo. Okay, so this is a sample illustration ng mga needle gauges, pati mga needles, types of needles for injection. So makikita mo dyan, marami, di ba? Para siyang, rainbow. Yes, Roy G. V. Laverne. So, ang pinakamalaki nating syringe ay 14. Ito siya, color olive. Ang pinakamaliit natin is 27. Yung 27 parang hindi pa ako masyado naka-encounter na gumamit ako niyan. Mostly kasi ang ginagamit ko is yung gauge 22 sa pedia at yung gauge 18 or 20. So, ito lang siya. Just to give you an overview kung anong itsura niya at kung gaano sila karami, ito po siya. Color-coded sila at meron sila mga sizes nila. Yung sizes na po na yun, yun yung butas ng hole. Butas ng hole o yung butas ng needle kung saan kung gaano karami yung o gaano kalaki yung fluids na marireceive ng pasyente kapag ito yung ginamit mo sa pasyente. Ilaban so, mo yan. I-discuss natin yung mga indication nila ha at kung saan sila madalas na ginagamit. Okay, but before we further proceed with that, I would just like to explain to you ano yung sinasabi kong butas, you guys. So ito. Ito po ay hindi yung parang sa ito po ay hindi, anong tawag dito? Hindi po ito sudoku or kung ano man. Ito po ay yung mga sizes ng ating mga IV cannulas. So kung mapapansin mo, change lang ako to pen. Ito yung ating gauge 24. Ito yung ating gauge 14. So anong mapapansin mo? The more na lumiliit yung number mo, the more na lumalaki yung size ng needle. Again, the more na maliit ang number mo, the more na malaki yung size ng needle. Okay, let's put it the other way around. The more naman na lumiliit yung number ng IV cannula mo, the more na lumalaki yung flow rate mo o lumalaki yung size ng needle. Again, the more na lumiliit ang size ng needle mo, yung numbers, the more na lumalaki yung diameter ng needle mo. Getching bells. Okay, para mas lalong maunawaan, ibibigay ko sa iyo yung indication ng per IV cannulas.
Okay. So, nilagay ko lang dito yung mga most typical sizes ng IV cannulas na pwede mong ma-encounter sa area. Okay? Kung ikaw ay nag-OJT o ikaw ay starting na sa iyong nursing life o kung talagang master mo na to, edi laban na laban na yan. Pero ito lang yung mga commonly na niyo-use na ginagamit sa area. Ang hirap pala mag-discuss, moms, no? Okay, so let's start with 16 and 14. So anong sabi ko? The more na maliit ang number, the more na mas malaki yung diameter mo. So ibig sabihin, kapag the more na mas malaki yung diameter mo, ibig sabihin mas maraming fluids kang binibigay sa pasyente mo. So saan siya indicated? Indicated siya sa high-risk surgical procedures. Okay, so ano ba yung mga klase ng high-risk surgical procedures? Ito yung mga breast biopsy, carotid endarterectomy, cataract surgery, cholecystectomy, coronary artery bypass surgery. So yun yung mga high-risk kinailangan mo ng fluid replacement is ma-administer mo agad yung enough fluid sa pasyente mo. Kaya gumagamit ng large gauge ng IV cannula sa mga ganong klase ng procedures. Now, tandaan mo na kapag since large ang gauge mo nito, malaking karayom ang gamit mo, it requires a large vein. Ano-ano ba yung mga large veins natin? Pwede sa antecubital fossa, pwede rin nang ilaban mo na yun sa cephalic vein kung accessible naman. Next, we have the gauge 18. Ito yung green. Ito, kadalasan talaga itong ginagamit. This one is used in trauma patients, surgery, blood transfusions, and for CT scan with dye. Bakit? Kasi hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kaliit, sakto lang. Madalas ko itong na-encounter sa blood transfusion pag nag-BBT kasi enough siya para hindi mag-clog agad yung blood doon sa ating vein. Kasi pag nag-clog yun, ma'am, hindi mag-re-insert ka ulit. So, hindi magiging successful, hindi magiging swabe yung iyong blood transfusion. Ginagamit din siya sa trauma, sa surgery, kasi sa mga ganitong klase ng scenario, kailangan mo ng large amount of fluid para sa fluid replacement mo sa pasyente. Now, just like gauge 16 and 14, it also requires a large vein. Next, we have gauge 20. Ito common to. Nakikita ko to actually sa blood transfusion din. Pero ang pinaka-common talaga na ginagamit itong gauge 20. Nakikita ko rin to sa OB patients, sa mga sa OB ward, kadalasan ito yung ginagamit. Kung hindi 20, 18 yung ginagamit. Now, tapos na tayo dyan. Sa gauge 22 naman tayo. Sa gauge 22, ito yung ating color blue. This one is used typically sa mga elderlies. This is suitable for slow speed infusion. Yung mga pabebe lang. Madalas din itong ginagamit sa mga pediatric patient kasi just like the elderly, very fragile na po yung mga veins, yung mga ugat ng ating mga elderly and pediatric patients. So, you don't wanna use a large IV cannula because it can cause trauma. So, hindi magiging effective. Pwedeng mag-infiltration, yung mga ganyan. So, kailangan mong gumamit ng mas maliit na IV cannula sa mga ganong scenarios when you are attending pediatric and elderly patients. Next, we have gauge 24. Yes, gauge 24 nga po ay ang ating color yellow. Now, this one is also used in pediatric or elderly patients for the same reason, yung fragile na kasi yung kanilang mga veins. So, ayaw mo ma-damage yun, gusto mo lang maging suwabe yung pagbibigay mo ng IV fluids. Now, ito lang yung mga recommended use niya. Kagaya lang rin to nung kanina pero ibang forms. So 14, mga color coordinate, corresponding colors nila. Tapos recommended use. So kung gusto mo, picturean mo, screenshot mo to gamit to sa phone mo. Ito, at save mo sa phone mo kasi makakatulong to sa iyo kapag nagre-review ka. Okay, nasa area ka na. Okay? So once again, brush up lang natin. 14, orange in massive trauma situation. Yung 16 mo, color gray. Trauma surgeries or multiple large volume infusions. 6 gauge 18 or yung color green used for BT or large volume infusions. Sa gauge 20 mo ay yung color pink, multi-purpose IV. Kaya ito yung pinaka-common for medications, hydrations, and routine therapies. Yung gauge 22, yung ating color blue, IV cannula, mostly used siya sa mga chemo infusions, patients with small veins, elderly or pediatric patients. Yung gauge 24,
Ay, sorry, lumagpas. Gate 24, yung color yellow, very fragile vans, elderly and pediatric patients. Tapos na nga yung ating discussion pagdating sa IV cannula. I hope na nakatulong ito sa'yo. I will just give you like 5 minutes to answer this short quiz and then babalikan ko kayo, ha?
Okay, everybody, we're back. Sagutan na natin itong ating short quiz ni Mayor, okay? So, question number one, what color is G22? Anong color ng G22, you guys? Ang sagot natin dito, you guys, ay blue. Ay, ano yun? Wait lang. Dapat hindi pala ako nag-change. Blue is blue. Ayan, laban. Now, next question. This is normally used for very fragile veins such as to those elderly and pediatric patients. Keyword dito, very fragile. Ano yon? Yellow. Gauge 24. What? Tama. Nakuha mo ba yon? Or na-confuse ka sa gauge 22 and 24 kasi pareho sila. Pero ang term dito, ang keyword dito ay very fragile. Next, you are a nurse who is taking care of a 30-year-old male patient who is about to get his blood transfusion. Keyword, blood transfusion for the first time. What IV cannula you should consider to use? Ano bang ginagamit normally sa BT? Gauge 18. Gauge number 18. Sige, pagbibigyan kita kung sasabihin mong gauge 20 kasi ginagamit din naman yon. Okay, bonus question na to. Laban. Okay. Tandaan mo, sa board exam may mga bonus question pero ayokong umasa ka sa bonus question. Ang gigigil ako sa'yo. Mag-review ka. Next, this is most commonly used for multi-purpose IV for medication administration, hydration, and routine therapies. Dito walang ibang sagot kundi gauge 20. Ay, yes. Next, true or false? The lower the gauge, the higher the flow rate. OMG! Ang sagot mo dito. The lower the gauge, the higher the flow rate. Answer is true. Yes! Anong sabi ko sa inyo kanina? Kapag ikaw, ito yung gauge 24. Ito yung gauge 14. The more na ikaw ay pupunta pababa ang number, ano nangyayari sa size mo, sa diameter mo, palaki ng palaki. Pero pag ikaw ay the more na lumalaki ang number, ano nangyayari sa IV cannula diameter mo? Paliit ng paliit. Gets? So, I hope nakakuha kayo ng perfect score. Let me know kung anong score nyo sa baba, ah. Tapos, kung gusto mong gumawa pa tayo, mag-create pa tayo ng ibang mga nursing educational content, sabihin mo sa akin sa baba, gagawin natin yung sa susunod. I'll see you again next time, okay? You take care, babies. Thank you so much, you guys, for watching. I hope you enjoyed this one. Help me grow my channel. #TeenCoolTalk. Give this video a big thumbs up. Share with your friends. Let me know what you guys think. You put them down in the comment section below. Also, don't forget to check out the other playlists I created for you. I'll be putting the links on the description box or simply click this icon button right here. Let's connect. Follow me in all my other social media accounts. Everything is at Neil Gabe. I'll see you again.